Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Love9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plano nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawin ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bahala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bahala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Tagaytay kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang house and lot na may lot area na 214 square meters. At may floor area 260 square meters. Ito po ay 2-year-old. May basement at roof deck. Ito po yung nasa loob ng isang subdivision na meron pong 24 hours security. Napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin at malamig po ang klima. Nakabakod na rin po buong property at meron pong steel gate. Samahan niyo po ako, pasok po tayo. So, ito naman po yung garahe. Nakakasya ang dalawang sasakyan at naka-tile floor po ito. Yan po yung balkonahe. At dito naman po ay yung facade ng bahay. Napaganda po ng disenyo. At meron pong garden. May mga patwalk na rin po papunta sa likod ng bahay. So ito po yung garahe at dito naman po yung main door. Kung saan ito yung meron pong aluminum screen door at solid wood door. Welcome po dito sa bahay ni Mama Sir. Dito naman po sa gilid ay meron pong customized awning type window na may security grill. Then yung ceiling po ay naka-rafter type design na may LED lamps at pin lamps. Ito po yung living area o salas. Then meron pong mga sliding glass windows na may blinds. At ito naman po yung hagdan. Malapad po siya. Papunta yan sa second floor. Dito naman po meron pong access door na naka-solid wood at meron pong screen door. Papunta naman dito sa setback. Yan po yung papunta dun sa harapan ng bahay. At ito naman yung hagdan papunta sa basement. Mamaya po iikutan natin yan. So nakabakod na rin po buong property. At dito naman po yung dining area at kitchen. Naka-tile flooring na rin po ito. Ang kagandahan po dito ay meron po mga customized windows kaya napakaliwalas. At may blinds na rin. Meron din pong breakfast nook with pendant lamps. Then naka-built-in na rin po yung gas range dito sa kitchen countertop. At meron pong range hood. Meron din po itong mga kitchen cabinets and drawers at storage ng kitchen utensils. Ito naman pong mga built-in, syempre kasama na po yan. Meron din po itong stainless sink with faucet. At pong cabinets ay naka-soft close hinges. Then naka-tile flooring na rin po dito. At dito naman po ay merong powder room. Maayos naman ang toilet fixtures. Naka-tile bathroom wall at meron pong bathroom window na may blinds na rin po ito. So, ito po ulit yung kitchen. At yan yung breakfast nook, then kitchen countertop. Ito naman po yung understair storage na ginawang pantry. So, na-maximize po ni owner yung espasyo. May mga wooden shelves at sa dulo po ay may stock room na rin. Kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, meron pong room para sa kanila. So ito po yung tinutukoy ko ng first bedroom kung saan malaki naman po ang espasyo. Meron pong dalawang sliding glass window, then may access door papunta sa likod ng bahay at meron po itong sariling toilet and bath. May wardrobe na rin po. Ito pong toilet and bath ay maayos naman ang mga toilet fixtures. Naka-tile bathroom wall, may bathroom countertop.
may hot and cold shower, then bathroom window with blinds. Okay, labas po tayo para check natin ibang parte ng bahay. Sa ngayon po, ginawa po nilang opisina ito at stockroom na rin. Paglabas niyo po ng kwarto, dito po sa kabilang side ay yung pantry at dito naman yung formal kitchen. Then yan po yung breakfast nook at dito naman po yung dining area. At ito naman po yung papunta sa living area o salas. Then dito naman sa kabilang side yung papunta sa basement. At ito naman po yung papunta sa second floor. Ito pong hagdan ay naka-concrete staircase. Then wooden handrail. At maliit na staircase window. Then ito pong staircase wall ay pulido po ang pagkapintura. Mapapansin nyo po, malapad itong hagdan kaya komportable po kahit po magkasabay kayo pampanik at pataas ay kakasya po kayo. So check po muna natin itong unang kwarto dito sa second floor. Ito pong unang kwarto dito sa second floor ay napakalaki po ng espasyo. Maayos ang pintura ng ceiling at wall. Naka wooden design tiled flooring. May mga pin lamps. At meron pong customized glass window. Yan po yung access door papunta sa terrace. At meron po itong sariling toilet and bath. Ito pong toilet and bath ay naka-tiled bathroom wall, may isang toilet fixtures at may bathroom window. Dito po sa access door, may mga nakaharang na gamit kaya hindi tayo makalabas dyan. Siguro upon tripping, maayos po yan. Yan po itong hayan nyo, itong unang kwarto. Meron pong from floor to ceiling na wardrobe at malaki po ang espasyo nito. So paglabas nyo po, yan po yung hallway at yan po yung access door papunta sa roof deck. Mamaya po, ikutan natin yan. So yan po yung hagdan. Then, ito naman po yung hallway papunta sa ibang kwarto. Check po muna natin itong pangalawang kwarto. So malaki din po ang espasyo nito. May center lamp, may pin lamp, then wooden design ng flooring. Kung big family po kayo, pwede na po ito sa inyo. Meron na rin pong from floor to ceiling na wardrobe na naka soft close hinges. Meron din po itong sariling toilet and bath. Ito pong toilet and bath ay maayos naman ang toilet fixtures, naka tiled bathroom wall, may sariling bathroom window at naka-blinds na rin po ito. Halos lahat pong kwarto ay meron pong maliit na balkonahe. At ito po yung access door. Meron din po itong aluminum screen door. Yan po yung kapaligiran. Napakatahimik po ng lugar. Maliwalas. At sariwa po ang hangin. Okay, balik na po tayo dito sa loob. Yan po, tunghayin nyo po itong pangalawang kwarto na malaki po ang espasyo at meron pong malaking customized glass window. Lalabas po tayo para check natin yung kabilang kwarto. Yan po yung papunta sa roof deck at yun ang unang kwarto kanina. Then meron pong chandelier dito sa may stairway at ito naman po yung pangatlong kwarto. Ito pong pangatlong kwarto ay ganun din po. Malaki ang espasyo. Wooden design ang tile flooring. May pin lamps. May center lamp. At from floor to ceiling din po itong wardrobe. May sariling toilet and bath na rin po ito. Maayos naman po ang mga toilet fixtures. May towel rack. Water closet, bathroom sink, naka-tile bathroom wall, at may bathroom window. Yan po, tunghayan nyo po ulit itong pangatlong kwarto na napakaliwalas po. So, labas po tayo. Yan po ulit yung hagdan at yan yung hallway. Papunta sa roof deck. Meron pong chandelier. At ito naman po yung master's bedroom.
Ito pong master's bedroom ay napakalaki po ng espasyo. Maaliwalas, maraming customized windows with security grill. Then, naka-wooden design itong tile flooring at meron po itong sariling toilet and bath. Maayos naman po ang toilet fixtures, naka-tile bathroom wall, at meron pong bathroom window na may blinds na rin po ito. Ayan po, tunghayan nyo po ulit itong master's bedroom na napakaliwalas at meron po itong from floor to ceiling na wardrobe. Ito pong access door ay meron pong aluminum screen door papunta dito sa balkonahe o terrace. Ito naman po ang view dito sa harapan ng bahay. Yan po ang mga magiging kapitbahay nyo kung sakaling ma-acquire nyo ito. At tungkol naman po sa dokumento nito, ito'y titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong magiging problema sa documentation o sa transfer ng title. So, yan po yung master's bedroom at lalabas po tayo at para ma-check natin ang roof deck. So, ito po ulit yung hagdan. Then, ito yung hallway. At ito po yung family area. Then, ito po yung access door na naka-aluminum screen door. Papunta naman po ito sa roof deck. Samahan niyo po ako. Akyat po tayo. So, nandito na po tayo sa roof deck kung saan meron po itong mga metal railing at may overhead tank. Naka-tile flooring na rin po ito. Mula po dito, matatanaw nyo ang inyong mga kapitbahay. Gaya po ng nasabi ko sa inyo kanina, ito pong location nitong property ay nasa loob ng isang subdivision kung saan napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin, at malamig po ang klima. Malapit din po ito sa main road, kaya ito po ay accessible ng public transportation. Tungkol naman po sa distance, location at travel time, mamaya po pag-uusapin natin yan. Check po muna natin yung basement. So mula po dito sa roof deck, pababa po tayo. Ito po yung hallway dito sa second floor. Yan po yung mga kwarto. At ito po yung hagdan. Galing na tayo dito kanina. So bababa po tayo. So pagbaba po natin, itong nasa likod ka yung living area o salas. At ito naman po yung tinutukoy ko na access door papunta sa basement. Yan po yung papunta sa harapan ng bahay. At ito naman yung hagdan papunta sa basement. Naka-concrete staircase na rin po ito. Then metal railing. Meron pong mga pocket garden sa kanto nitong concrete fence. Then ito pong basement ay napakalaki po ng espasyo. Pwede pong gawing music room, game room, or entertainment area. Dito po sa dulo ay meron pong jacuzzi. Kung medyo stress kayo sa trabaho, pwede mag-relax dito. Or kung pwede nyo rin po itong i-convert sa Airbnb para maging income generating. Total, hindi naman po kailangan pumasok pa sa loob ng bahay. May sarili po itong daan papasok dito sa basement. So, meron po itong sariling toilet and bath. Maayos naman ang toilet fixtures. Naka-tile bathroom wall. At meron pong overhead shower. Meron din po itong bathroom window with blinds. So, kung sakali pong nasa ibang bansa pa po kayo at hindi nyo pa naman kailangan, pwede naman po itong maging income generating itong area nito pag pinasok nyo sa Airbnb. So, paglabas nyo po, meron pong setback naman dito. Then another stairs. Akyat po tayo. Samahan nyo po ako. So, pag akyat nyo po dito, ay ito po yung sa likod ng bahay. Na may mga patwalk. Then ito yung concrete fence. Ang labas naman po nito ay yung garahe.
At ito naman yung papunta sa formal kitchen. Ito naman po yung part ng first bedroom dito sa ground floor. So, ito po yung covered car garage na kakasya dalawang SUV. At yan po yung steel gate o entrada ng bahay. So, recap po tayo sa mga mahilig mag-skip ng video. Ito po yung para sa inyo. Ito pong property ay located po sa Tagaytay, sa isang subdivision na meron pong 24 hours security. May lot area na 214 square meters at may floor area na 260 square meters, more or less. Ito po ay 2-year-old, well-maintained, kaya ready for occupancy. Habang pinagmamasdan niyo po itong buong property, pag-usapan na natin ang distance, location, at travel time. So, mula po sa Picnic Grove, isa sa pasyalan dito sa Tagaytay, ang distance is 3.8 kilometers at ang travel time is 10 minutes. Mula naman po sa ina ng laging Saklolo Church, ang distance is 2.5 kilometers at ang travel time is 7 minutes. At mula naman po sa Starbucks Downhill, ang distance is 1.4 kilometers at ang travel time is 9 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 2.9 kilometers at ang travel time is 12 minutes. Sa Tagaytay Rotonda po ay kumpleto na rin gaya ng mga malls, hotels and restaurants, banks, supermarket, schools, church, at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po ay for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Calac Silang Interchange, ang distance is 16.9 kilometers at ang travel time is 54 minutes. Bakit po lagi kong binabanggit ang Calac or Cavite Laguna Expressway? Ito po ay isang proyekto ng ating gobyerno na kung saan ang Calac po ay connecting South Luzon Expressway, Skyway, all the way to North Luzon Expressway at ibang parte ng Metro Manila. So, once na matapos po yan, mas mapapabilis na po ang biyahe papunta dito sa Tagaytay. Mula naman po sa airport, ang distance is 56.4 kilometers at ang travel time is 1 hour and 52 minutes kasama na ang traffic. Okay, sa presyo na po tayo. Binibenta po ito ni owner sa halagang 18.8 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo or gusto mong magpaset ng tripping dito sa property ito, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user man, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po na aming Facebook, meron po aming Facebook page na Novnine TV at Facebook Reels Video. Makisuyo po, pakilike and follow na rin. Meron din po kami ibang YouTube channel na The Novnine TV Channel at AC Listings. Sana po naibigan yung aming video presentation. Pakilike and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo ay mas malaking sukat ang lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyo pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming elok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.